Si John Herbert Dillinger ay sinilang noong June 22, 1903 sa Kurfer Street, Indianapolis, Indiana, na kilala ngayon bilang Caroline Avenue. Si John Dillinger ay pinakabata sa dalawang anak ni John Wilson Dillinger at Mary Ellen Lancaster. Maaga na ulila sa ina si Dillinger na mayapa ang kanyang ina bago sumapit ang ika-apat na kaarawan ni Dillinger. Ang nakakatandang kapatid na babae ni Dillinger na si Audrey ang nag-alaga dito. Si Audrey ay kinasal kay Emmett Fred Hancock at nagkaroon sila ng tatlong anak. Bagamat may tatlong anak na si Audrey, ay siya pa rin ang kumakalinga kay Dillinger hanggang muling ikinasal ang kanilang ama kay Elizabeth Fields noong 1912. Nagmamay-ari ng isang grocery ang ama ni Dillinger. Strict ito sa kanyang mga anak, kaya naman hindi nakakapagtaka na lumaking matigas si Dillinger. Sa teenage ni Dillinger ay nasasangkot ito sa iba't ibang gulo at napapabarkada. Noong 16 years old si Dillinger ay nag-drop out ito sa pag-aaral dahil naisip niya na magtrabaho na lamang. Kaya naman pumasok sa isang machine shop sa Indianapolis si Dillinger. Iniisip ng ama ni Dillinger na ang syudad at barkada ang lumalason sa isip ni Dillinger. Kaya naman naisipan nito na lumipat na lamang sa Mooresville, Indiana noong 1921. Pero sadyang buo na ang loob ni Dillinger na sumuway sa mga kagustuhan ng ama niya. Kaya ipinagpatuloy nito ang pagtatrabaho. Ngunit nasangkot sa isang gulo si Dillinger. Kinuha ni Dillinger ang isang sasakyan para magpasikat sa mga barkada niya. Ngunit habang minamaneho niya ito, ay napansin ito ng mga rumorondang pulis na gumigewang-gewang ang sasakyan. Kaya naman pinara ito at pinalabas si Dillinger dahil sa takot ay tumakbo ito palayo. Dahil sa mga nangyari, ay natakot umuwi sa kanyang ama si Dillinger. Kaya naman naisipan nito na pumasok sa United States Navy, naging Petty Officer 3rd Class Machinery Repairman at na-assign sa battleship USS Utah si Dillinger. Ngunit makalipas lamang ang ilang buwan ay tumakas ito habang nakadaong ang barko sa Boston. Dahil sa ginawa ni Dillinger ay pinatawan siya ng dishonorable discharge. Bumalik si Dillinger sa kanyang ama sa Mooresville. Dito ay muli niyang nakita ang kababata niya na si Verrill Ethel Hovius. At ang dalawa ay kinasal noong April 12, 1924. Sinubukan ni Dillinger na mag-settle down o magbagong buhay para sa kanyang pamilya. Pero sadyang mailap ang pagbabago kay Dillinger. Naghanap ng trabaho kung saan-saan ngunit walang tumanggap. Dahil dito ay nagkaroon ng problemang malaki si Dillinger. Dinaan niya na lamang sa painom-inom ang problema hanggang makainuman niya ang kanyang kaibigan na si Ed at dito niya nilabas ang saloobin niya. Kaya naman habang nilalabas niya ang problema niya sa kanyang kaibigan na si Ed Singleton, si Ed nga pala ay dati nang nakulong at dati rin tagapamuno ng isang baseball team ng AC Athletics na kung saan ay dati ding naglaro si Dillinger. Sa pag-uusap ng dalawa, dito ay naisipan nilang pasukin ng isang local grocery store. Nakakuha sila ng $50. Ngunit sa pagtakas ay may nakakita sa kanila na isang ministro at nakilala si Dillinger. Dahil dito ay madaling natukoy si Dillinger bilang salarin at naaresto si Dillinger at si Singleton. Umapila ng not guilty si Singleton. Ngunit kinumbinsi si Dillinger ng kanyang ama na umamin sa kasalanan upang mapagaang ang parusa. Bagay naman na sinunod ni Dillinger. Ngunit sa kasamaang palad ay hindi ito nakatulong. Nahatulan pa rin na mabigat na parusa si Dillinger, 10 hanggang 20 taon na pagkakulong. Sinabi ng ama ni Dillinger sa mga reporter na dismayado siya at pinagsisisihan niya ang payong binigay niya sa kanyang anak. Si Singleton ay pinatawan ng parusang 2 hanggang 14 na taon na pagkakulong. Siya ay sumakabilang buhay matapos mahagip ng tren dahil sa kalasingan nito noong August 31, 1937. Si Dillinger ay nakulong sa Indiana Reformatory at Indiana State Prison mula 1924 hanggang 1933. Napasama si Dillinger sa mga bigating bilanggo tulad ni Harry Fitt Pierrepont, Charles Mackley, Russell Clark at Homer Van Meter. Sila ang humubog kay Dillinger sa di tamang landas. Dito ay madalas nilang pag-usapan ang balak nilang pangloloob
kapag sila ay makalaya. Ang ama ni Dillinger ay naglunsad ng signature campaign upang matulungan ang kanyang anak. Umikayat ng 188 na katao na pumirma upang mapatunayan na mabuting tao si Dillinger. Kaya naman, matapos ang siyam at kalahating taon sa loob, ay binigyan si Dillinger ng parol noong May 10, 1933. Pero tulad noon, nahirapang maghanap ng trabaho si Dillinger. Dumaranas pa ang bansa ng Great Depression. Kaya balik kalokohan na naman siya para kumita. Dito ay pinasok niya ang New Carlisle National Bank at dito nakakuha siya ng $10,000. Naging matagumpay ang lahat para kay Dillinger. Kaya naman sinundan niya agad ito at pinasok niya ang isang banko sa Bluffton, Ohio. Sa kasamaan palad ay natrack siya ng Dayton, Ohio Police na nagresulta ng pagkahuli niya. Pero bago pa man mangyari ito, ay nakagawa na siya ng plano at may nakausap na rin siya na tutulong sa paglaya ng dati niyang mga kakosa na sina Pete Pierpont at Russell Clark at ang anim na iba pa. Nagpasok ng baril sa mga selda ng mga ito ang taong nakausap ni Dillinger na magagamit sa pagtakas. 4 na araw bago mahuli si Dillinger at naging matagumpay ang pagtakas ng mga ito. October 12, 1933, si Pierpont, Clark at Mackley ay nagpanggap na pulis ng Indiana State. Sinabi nila na ibabalik nila si Dillinger sa Indiana, ngunit noong kunan sila ng pagpapatunay ng sheriff na si J. Serber, ay biglang binaril ni Pierpont ang sheriff at pinakawalan si Dillinger at sabay-sabay silang bumalik sa Indiana upang kitain ang iba pang kasama nila at dito nabuo ang Dillinger Gang. Sa pamumuno ni Dillinger, bago nila simulan ang pangunahing pakay ng grupo, ay kumuha muna sila ng magagamit nila tulad ng baril at bulletproof vest. Matapos nito ay sinimulan na nila ang pakay nila. Ito ay ang pasukin ang mga local banks. Sunod-sunod ang pagkilos ng grupo ni Dillinger na nagtala ng 12 separate banks na pinasok ng grupo mula June 21, 1933 hanggang June 30, 1934. Dahil naging mainit ang grupo, sa mata ng mga polis ay naisipan nilang lumipat ng lugar. Nagtungo sila sa South Florida at dito pinasok nila ang mga local banks. Matapos nito ay sinunod nila ang Tucson, Arizona. Ngunit dito nangyari ang hindi inaasahan. May nakakilala kasi sa dalawang kasama ng Dillinger Group. Dahil na rin siguro sa mga wanted poster na pinakalat para sa mabilisang ikahuhuli ng grupo. Agad naman nadakipan dalawa at inimbestigahan at pinaamin na kung nasaan si Dillinger. Walang nagawa ang dalawa kundi umamin. Walang sinayang na panahon ng mga polis at hindi naman sila nabigo na huli nila si Dillinger. Patong-patong na kaso ang sinampan nila kay Dillinger, kasama dito ang pagtumba nila sa isang polis noong pinasok nila ang isang banko sa East Chicago, Indiana noong January 15, 1934. Ang local police ay nagpahayag sa mga local newspaper na ang bilangguan ay escape rope, hinding-hindi matatakasan. At ipinagmalaki pa nila na nagdagdag pa sila ng tao para masiguro na walang makakatakas. Pero di yan naging hadlang kay Dillinger dahil nagawa nitong makalabas kasama ang 15 katao habang nagaganap ang morning exercise. Gumawa ng baril-baril lang si Dillinger gamit ang kahoy. Maraming naging haka-haka tungkol dito. Tulad na lamang na sinasabi ng Deputy Ernest Blank, si Dillinger daw ay gumamit ng totoong baril sa pagtakas. Pero base sa FBI files, si Dillinger ay gumamit ng fake na baril. Naniniwala si Sam Cahoon na gumamit ng hostage si Dillinger kaya napabilis ang pagtakas nito at gumamit siya ng razor sa paggawa ng baril na kahoy. Noong March 6, 1934, si Herbert Youngblood na kasama sa pagtakas ni Dillinger ay binaril ng 3 pulis sa Fort Huron, Michigan at tinuro nito kung nasaan si Dillinger. Agad namang kumilos ang mga FBI ngunit wala silang nadatnan. Pumunta naman si Dillinger sa Chicago para makipagkita sa mga natitirang miyembro ng grupo ng Dillinger Group at dito muli nilang tinatag ang grupo at sinimulan nila ang pagpasok sa mga bangko. Namalagi si Dillinger sa isang apartment kasama ang bago niyang kasintahan na si Evelyn na mas kilala sa tawag na Billy. Ngunit may naghinala sa kanila dahil sa mga kinikilos ng magkasintahan.
Ipinagbigay alam ito sa otoridad kaya dumaan sa surveillance ng nasabing apartment unit. Noong makumpirma ng FBI na si Dillinger nga ang nakatira sa nasabing apartment, ay hindi na sila nag-aksaya ng panahon. Dahil dito ay napatay ang kaibigan ni Dillinger at member ng Dillinger Gang na si Homer Van Meter. Nakatakas naman si Dillinger at si Evelyn ngunit may tama na natamo si Dillinger. Nagpunta ang dalawa sa apartment ni Eddie Green. Nang makita ni Eddie Green na sugatan si Dillinger ay agad nitong tinawag si Dr. Clayton May upang tulungan si Dillinger. Kahit anong tikas ni Dillinger sa gitna ng pangangailangan ay magulang pati ng unang naisip. Kaya nagpadala si Dillinger sa kanyang ama at doon lubusan nagpagaling noong April 6, 1934. Naisipan ni Evelyn na makipagkita sa kaibigan nito sa Chicago, ngunit sadyang mainit na siya sa mata ng mga polis at FBI, kaya agad siyang nakilala at nahuli. Noong malaman ito ni Dillinger, ay agad itong umalis sa bahay ng kanyang ama para makaiwas sa anumang masamang mangyari. Nakipagkita si Dillinger kay Babyface Nelson sa isang resort upang humingi ng suporta. Ngunit sadya nang mahilap ang katahimikan kay Dillinger dahil may nag-report na nasa resort si Dillinger. Kaya naman nag-conduct agad ng operation ng mga otoridad. Ngunit naunahan sila ni Dillinger at mga kasama nito sa pagpapaputok. Kaya naman mabilis na nakatakas si Dillinger. Nagtago si Dillinger at sa loob ng 2 buwan ay walang narinig patungkol kay Dillinger. Ngunit noong July 21, 1934, si Anna Cumpanas ay nakipagtulungan sa FBI kapalit ng iilang kasunduan. Si Anna ay isang Romanian immigrant na may banta ng deportation dahil sa low moral character nito. Kapalit ng pag-aayos ng papeles para makaiwas sa deportation nito at cash reward, ay ibibigay nito ang impormasyon na ikaw huli ni Dillinger. Sinabi ni Anna ang impormasyon kung saan at anong oras maaaring makita si Dillinger. Sinabi ni Anna na makikipagkita sa kanila si Dillinger upang lumabas at manood ng sine. Mga 8:30 p.m. July 31, 1934 sa Chicago, Illinois sa may Biograph Theater. Habang nakamasid ang mga FBI agent at mga pulis na animoy may kanya-kanyang ginagawa upang hindi malata, meron nagkakape habang nagbabasa ng newspaper. Ang iba animoy may kausap at pawang nakasuot na civilian. Noong matapos ang pinapanood nila Dillinger, habang papalabas ito sa exit ng Biograph Theater, ay ang isang agent na nagngangalang Forbes ay nagsindi ng sigarilyo bilang senyales sa mga kasama nito na nag-aabang kay Dillinger. Kaya naman ang ibang agent ay pilit sinundan si Dillinger nang makalapit ay sabay tawag kay Dillinger. Akmang may bubunutin si Dillinger sa bulsa nito ay biglang 3 putok ang dumirektang tumama kay Dillinger na tumapos dito. Mabilis na kumalat ang balita sa mga nangyari kay Dillinger, sadyang tinarayo pa ang lugar ng pinangyarihan at hantungan ni Dillinger. Di akalain ng mga otoridad na ganun na pala kasikat si Dillinger kahit sa mga ordinaryong taong maging sa labas ng bansa. Tumatak sa kasaysayan ang pangalan ni John Dillinger, maging ang iba ay pilit siyang ginagaya, pero sana hanggang kasaysayan na lang at wala nang tumulad pa. Si Alphonse Gabriel Capone, o mas kilala sa tawag na Al Capone at kilala din bilang Scarface, ay sinilang noong January 17, 1899 sa Brooklyn, New York City. Ang kanyang mga magulang ay mga Italian immigrant. Sila ay si Gabriel Capone at Teresa Capone. Pumasok sa United States noong 1893 sakay ng isang barko. Naniraan sila sa 95 Navy Street sa Navy Yard section ng Brooklyn, New York City. Nagpakita ng pagpuputsike si Al Capone bilang estudyante. Pero nagkaproblema siya dahil na rin siguro sa igpit ng patakaran ng Catholic school na pinapasukan niya. Napatalsik si Al Capone sa pag-aaral sa edad na 14 matapos nitong hampasin sa muka ang kanyang gurong babae. Nagtrabaho si Al Capone sa paligid ng Brooklyn, kabilang dito ay candy store at bowling alley mula noong 1916 hanggang 1980, at naglaro din si Al Capone sa isang semi-professional baseball. Kasunod dito ay naimpluwensyahan siya ng isang kilalang gangster na si Janitorio, na sa kalaunan ay tinuring niyang mentor.
na pangasawa ni Al Capone, si May Josephine Collins, sa edad na 19, noong December 30, 1918. Ang pagmamahala ng dalawa ay nagbunga ng anak na lalaki na si Albert Francis Sonny Capone. Unang nasangkot si Al Capone sa small-time gang katulad ng Junior 40 Tips at ang Barrier Boys. Napasama siya sa Brooklyn Reapers at kasunod nito ang pagsali niya sa Powerful Five Points Gang na nakabase sa Manhattan. Sa mga panahong ito ay nagtatrabaho si Al Capone at tinuturuan siya ng isang raketerong si Frank Gale, isang bartender sa Coney Island Dance Hall at saloon na tinatawag na Harvard Inn. Noong 1990 ay iniwan ni Al Capone ang New York City at tumungo siya sa Chicago upang tugon sa paanyaya ni Johnny Torrio. Naging bouncer si Al Capone sa Chicago at kalaunan ay naging bodyguard siya ni Johnny Torrio, na kilalang pinuno ng gang na tinatawag na Chicago Outfit. Di nagtagal dahil sa lawak at matinding pinagsamahan ni Al Capone at Johnny Torrio bilang pinuno ng Chicago Outfit, si Johnny Torrio ay ginawa niyang kanang kamay si Al Capone. Ang Chicago Outfit ay isang malaki at organized group na sangkot sa iba't ibang illegal na gawain, tulad na lamang ng illegal na pagbebenta ng alak. Dahil sa mga panahong ito, ang bansang Amerika ay nasa ilalim ng Prohibition Era. Ang Prohibition Era, ito ang panahon kung saan mahigpit na ipinagbabawal ang produksyon, pagpasok at pagtransport at maging ang pagbebenta ng mga alcoholic beverage o mga alak. Sangkot din ang Chicago Outfit sa mga pagbebenta ng aliw, mga pasugalan at iba pa. Sa sobrang lakas at tindi ng Chicago Outfit, ay halos kalahati ng kapulisan ay hawak nito o kasali sa feral ng grupo. Dahil sa dinadanas na Prohibition Era, ay malaking pera ang pinapasok nito sa Chicago Outfit dahil sa illegal na produksyon at pagbebenta nito ng alak. Masasabing ang laki ng saklaw ng kapangyarihan ng grupo o gang ng Chicago Outfit, ngunit di may iwasan na may maingit at magtangkang agawin ng katayuan nito. Kaya naman, may mga gang na pilit kumakalaban at pilit na inaagaw ang teritoryo na sakop ng Chicago Outfit. Dahil dito hindi may iwasang masangkot sa kabi-kabilang gang war ang Chicago Outfit. Kaya halos 700 ang nasawi sa ilalim ng Prohibition na may kinalaman sa agawan ng teritoryo ng mga gang. Katingkati ang mga kapulisan na masakote ang grupo ng Chicago Outfit. Ngunit hirap sila dahil walang makuhang ebidensya at testigo laban sa grupo. Dahil na rin sa takot na bunga nito. Ang Northside Gang na kalaban ng Chicago Outfit ay pilit nitong pinapalawak ang saklaw ng kanilang teritoryo, maging ang ilang bahagi ng teritoryo ng Chicago Outfit ay pilit nitong gustong mapasailalim ng Northside Gang. Dahil dito ay nagkaroon ng malaking di pagkakaunawaan ng dalawang grupo. Pilit inayos ng mga gang ang hidwaan sa agawan sa teritoryo. Nakipagkasundo ang Northside Gang sa Jenna Brothers, ang kilalang kalyado ng Chicago Outfit. Si Charles Dean O'Banion ang namumuno sa Northside Gang. Napagalaman nito na hindi makakatulong sa kanila ang makipagkasundo sa Chicago Outfit. Kaya naman dahil dito ay gumawa ng hakbang si Johnny Torrio at Al Capone upang patahimikin si Charles Dean O'Banion. Noong umaga ng November 10, 1924, habang nasa likod si Ubanyo ng kanyang tindahan ng bulaklak, habang inaayos ang chrysanthemum, ay biglang pumasok si Yale kasama ang mga tirador ng grupo ng Jenna na si John Scalise at Albert Anselmi. Lumapit sa isa't isa si Ubanyo at Yale at puntong magkakamayan ng dalawa nang biglang hinawakan ng mahigpit ni Yale ang kamay ni Ubanyo at lumapit si Scalise at Anselmi. Dito pinutukan si Ubanyo. Dalawa agad sa parte ng dibdib at dalawa sa lalamunan at ang huli ay sa likod ng ulo. Dahil sa pagkawala ni Dean O'Banion ay nagbunga ito ng matinding pagnanasang makaganti ang Northside Gang laban sa Chicago Outfit. Gumawa ng hakbang ang Northside Gang upang patahimikin ang pinuno ng Chicago Outfit na si Johnny Torrio at nag-set up sila ng pananambang. Habang papauwi si Johnny Torrio galing sa pamimili ay tinambangan siya ng mga miyembro ng Northside Gang. Ilang tama ang natamo ni Torrio. Ngunit sa kabutihang palad ay nakaligtas ito. Matapos ang recovery nito, doon na pagtanto ni Johnny Torrio na masyado na siyang matanda para sa ganong sistema ng buhay.
kaya pinili nitong magretiro at ipasa na lamang ang pamumuno kay Al Capone. Kaya naman sa edad na 26 ay naging pinuno si Al Capone ng Chicago Outfit. Ito ang mga panahong masasabing nagsimula ang prime ni Al Capone. Naging marangya ang pamumuhay ni Al Capone. Lahat ng magustuhan nito ay siguradong bibilhin niya. Mahilig mangolekta at mamili ng alahas at magagandang damit at mga sasakyan si Al Capone. Sa katunayan, ang sasakyan ni Al Capone ay isang armored plated at bulletproof. Bibihira lamang ang ganitong uri ng sasakyan sa mga panahong iyon. Ang Chicago Outfit ang responsable sa production at transportasyon ng mga illegal na alak sa gitna ng panahon ng Prohibition era. Isa ito sa mga illegal na gawain ni Al Capone na nagpapasok ng malaking pera sa grupo. Ang mga establishmento o negosyo na hindi tatangkilik sa alak na binibenta ng Chicago Outfit ay pinapatahimik nila. Sinasabing halos 100 ang nasawi sa naturang pambobomba noong 1920s. Sila ang tinuturong may kapakanan sa mga kabi-kabilang gulo sa lugar. Hirap ang mga otoridad na maparusahan si Al Capone dahil walang lumalabas na testigo at wala ding makuwang ebidensya laban dito. Ang Chicago Outfit din ang tinuturong may kagagawan sa malaking insidente noong February 14, 1929 sa garage ng 2122 North Clark Street sa may Lincoln Park na tinatawag na St. Valentine's Day Massacre. Ang 7 katao kabilang 5 importanteng miyembro ng Northside Gang at ang isa ay sadyang nadamay lang. Ito ay si John May na mekaniko ni George Bugs Moran, ang bagong pinuno ng Northside Gang na pumalit kay Dean O'Banion. Ang 7 ay pinatalikod sa pader ng mga hindi kilalang tao na nakasuot ng uniform ng pulis at sabay-sabay pinutukan. Ang pangyayaring ito ay gumulat sa mga tao at nagdulot ng takot. Ganunpaman, ay walang sapat na ebidensya makakapagturo kung may kinalaman ba si Al Capone sa pangyayari bukod sa katotohanan na si Al Capone at ang Chicago Outfit ang may malapit na dahilan upang gawin ito. Dahil ang Chicago Outfit at Northside Gang ay nasa sere ng alitan at gantiyan simula ng namatay si O'Banion. Sa mga panahong ito, ay halos walang kumakalaban sa Chicago Outfit at si Al Capone ay pilit pang pinapalawak ang saklaw ng impluensya ng grupo. Maging ang mga mamamayan ay suportado si Al Capone. Dahil sa kabila ng illegal na gawain nito, ay may mabubuting hakbang din si Al Capone. Nagbukas siya ng Capone Soup Kitchen na naglalayo mapakain ang nagugutom nitong kababayan na walang trabaho dahil sa Great Depression. Ito ang panahon kung saan dumaranas ng krisis ang bansa dahil sa kakulangan ng trabaho. Free soup, coffee and donuts. Kaya dahil dito ay libo-libong kababayan niya ang natulungan ni Al Capone. Naging mainit si Al Capone sa mga otoridad at maging sa presidente ng Amerika na si President Herbert Hoover ay gustong-gustong masakote si Al Capone. Sari-saring kaso ang isinampan nila kay Al Capone. Ngunit sadyang madulas ito. Walang lumalabas sa testigo at walang makuwang ebidensya. Bagamat ganun ay naging public enemy number one si Al Capone. Tanging nasilip lang kay Al Capone ay ang tax, pero mahirap pa rin itong mapatibay dahil sobrang utak ni Al Capone. Ang mga investigador ay hirap siyang hanapan ng pagkakamali dahil sa wala siyang bank account, walang ari-arian, maging ang bahay niya sa Florida ay nakapangalan sa kanyang asawa. Kaya paanong mapapatunayan na may malaki siyang income kung wala namang siyang pag-aari? Tumagal ang investigasyon laban kay Al Capone, kaya pagsapit ng June 5, 1931 ay formal nang kinasuhan si Al Capone ng 22 counts of tax evasion. Halos lahat ng reporter ay nakasubaybay kay Al Capone. At maging ang mga artista ay pumupunta sa hearing upang tignan at pag-aralan kung paano ang galawan ni Al Capone para sa kanilang pagganap tungkol kay Al Capone. Ganon kasikat si Al Capone. Ginawa ng otoridad at investigador ang lahat para mapatunayan ang kaso laban kay Al Capone at maging si Al Capone ay gumawa ng hakbang upang mapawalang bisa ito. Ngunit noong October 24, 1931, ipinataw kay Al Capone ang pinakmabigat na hatol para sa kasong tax evasion. Ang hatol ay 11 years na pagkakakulong. Si Frank Nitti ang humalili kay Al Capone bilang boss ng Chicago Outfit habang nakakulong pa si Al Capone. Dahil alam ng mga otoridad na maaaring gumawa ng hakbang ang Chicago Outfit upang ilabas si Al Capone ay ipinatapon sa Alcatraz
si Al Capone upang hindi ito makatakas. Kilala ang Alcatraz bilang escape room at isa ito sa mga sikat na bilangguan sa mundo. Noong 1938, habang nakakulong si Al Capone ay na-diagnose siya ng late neurosyphilis. Bumagsak ang kalusugan ni Al Capone, kaya noong November 16, 1939, matapos makulong ng 7 taon at 6 na buwan at 15 araw to be exact at bayaran lahat ng multa at ibalik ang mga tax na hindi nabayaran na naging dahilan ng pagkakulong niya, ay napalaya si Al Capone. Ni-referred si Al Capone sa John Hopkins Hospital sa Baltimore, ngunit hindi ito tinanggap para sa reputasyon ng hospital. Pero sa Union Memorial Hospital ay tinanggap si Al Capone. Noong March 20, 1940, umalis si Al Capone sa Baltimore. Naniraan si Al Capone sa Palm Island, Florida. Doon siya nakipaglaban sa sakit na dinaranas niya. Hanggang noong January 25, 1947, dahil sa stroke at pneumonia, ay natapos ang buhay ni Al Capone. Isa itong patunay kung saan hindi lahat na nabubuhay sa patalim ay sa patalim din mamamatay. Pwedeng sa sakit din.